Welcome back mga ka-DIY. So, Merry Christmas and Happy New Year. Na-miss nyo ba kami? Say yes! Yes! So, ang tagal nating nawala, nag-vacation muna tayo mga ka-DIY. Family days. Days? Family times muna. Family times. Okay lang ba yun? Mali. Basta, yung oras is a family muna. So, nagpahinga muna tayo sa YouTube mga ka-DIY. Pero ngayon, nagbabalik tayo at may pasabog tayo. Kaya abangan nyo sa dulo ng video na to mga ka-DIY. Siguradong matutuwa kayo sa announcement natin sa dulo ng video. So, for today muna, gagawa tayo ng 12 volts UPS Jumbo. So, Jumbo ang laki, di ba? Malaki to compared dun sa dati. Ginawa kasing original na UPS mga ka-DIY is 2 pieces na 18650 battery lang yung laman nun. Ngayon, yung gagawin natin, 12 pieces. Tapos, yung UPS board natin, upgraded na din into 12 volts, 2 amps, or 24 watts. So, doble rin yung power output niya mga ka-DIY. So, yung mga bagong router na 5 yung antenna or high powered. So, kaya niya yon basta below 24 watts. So, ito yung gagawin natin today. Watch nyo lang till the end kasi meron tayong announcement. Ngayon, ipakita ko kung paano natin to gagawin. Ang pinaka main component ng UPS na to, syempre, is yung ating UPS board. So, ayan. Upgraded na to compared dun sa ating unang UPS board na ito. Ito kasi yung 1 amp lang, 12 volts, 1 amp. So, para lang sa mas mga mabababang wattage na router. Ito, 12 volts, 2 amps. So, nakikita nyo naman sa likod, nakalagay. Ito yung version na to is 12 volts. Tapos, meron tayong, ayan o, maximum 30 watts. Pero, I suggest na 24 watts maximum lang. So, ayan. So, sa board, explain ko lang, dito natin ilalagay yung LED or yung common anode na red-green indicator na LED natin. Meron tayo ditong positive input and negative input. So, dyan yung input ng 12 volts adapter mga ka-DIY. So, yung adapter ng router, dyan yun ikakabit. Tapos, meron din tayong battery terminals dito. Positive, BM, tapos B negative. So, ngayon, dati kasi 1S lang yung sa lumang version. Ngayon, 2S na kasi nga high current to, mas mataas compared dun sa isa, naka 2S configuration dapat yung battery. So mamaya makikita nyo naman yung 2S battery pack natin. Tapos dito yung ating output. So yung output na yan, yan na yung papunta sa router para mag-act sya as UPS mga ka-DIY. Ngayon, lagyan natin to ng wire tsaka LED and then isunod natin yung battery pack. And then, i-prepare natin yung ating case. So, ayan yung case. Butasan din natin para maging ganito mga ka-DIY. May input-output. So, proceed naman tayo sa board muna. So, ganun lang kadali i-prepare yung ating board mga ka-DIY. So, ito, common anode lang to ha, na red-green na LED. So, common anode, positive yung gitna, negative yung magkabila. Meron naman nakalagay na red at green, huwag kayo malilito mga ka-DIY. Tapos, meron ng input wires. Ngayon, lalagyan ko nga pala to ng Kapton tape kasi binabali ko to para lang iwas short mga ka-DIY. Binabali ko to para malagay ko siya dun sa case. Yan, paganyan.
paganyan. Oh, ayan, 'di ba? Pag nga pala itatanong nyo saan mabibili tong board na to, syempre link sa video description mga ka-DIY. Ngayon, i-ready naman natin yung battery pack para sa ating UPS. Ang gagamitin natin is ito. So, mga tested battery ko na to. So, 2,500 mAh. So, in actual test capacity ko to, capacity test using X-Star. So, ayan, itong video na to, ayan, tinest namin yan everyday. Madami yan mga ka-DIY. So, sa kasamang palad nga lang, hindi namin ito binibenta kasi ginagamit din at kulang pa mga ka-DIY. Ngayon, ispot ko to. Makita nyo, ito yung pang spot. So, may holder din tayo. Nag-i-improve tayo mga ka-DIY, syempre. Dapat nag-i-strive tayo to improve. Hindi tayo yung wala lang. So, ayan. Yan. So, ispot na tayo. Madali lang naman to. Ilang beses yun na kami nakita nag-i-spot. Siyempre, para sa spot welding, huwag natin kakalimutan si secure. So, friends natin yan. Secure, baka naman, namimiss ka na namin. Magparamdam ka naman. Hindi na nagpaparamdam si secure. So, ayan. Sukat na to. Kasi nga, binibenta pala namin yung ano na yan, yung 12 volts UPS na yan na 2 amp. So, may link din sa video description mga ka-DIY kung interested kayo or kung may kakilala kayong may kailangan nun, pwede siyang bilhin sa amin mga ka-DIY. Pero kung gusto mong gumawa at mag-DIY, pwedeng-pwede rin mga ka-DIY. Kaya nga DIY yung channel natin, di ba? So, hindi naman tayo madamot. Tuturuan namin kayo hanggat kaya naming ituro. Mga ka-DIY, nabanggit ko kanina, 2S configuration. So, meron tayong 2S 6P. So, itong dalawang 6P na to, pag si-series natin mga ka-DIY, yan. So, pagkukonektahin lang natin yung kabilang side para ito yung main negative tsaka main positive. So, 2S. Ngayon, itatanong nyo ilang AH nga pala to or ilang MAH. 6 na 12 na 2,500 mAh. So, equivalent sa 30,000 mAh. Ngayon, baka sabihin nyo, paano naging 30,000 mAh, eh, isi-series natin. So, kapag siniris na po natin, 15,000 mAh na siya, pero yung voltage niya is nominal 11.11, tama ba? 3.7 plus 3.7. So, tumaas yung voltage kasi nga siniris. Pero technically, same capacity lang yon, which is 111 watt-hour. So, ayun, 30,000 or 15,000 mAh. So, pares lang. Pero para nga simple, ilang piraso ba to? 12. Ilang capacity ng bawat isa? 2,500. So, 12 times 12. So, 30,000 mAh. So, wag lang kayo malilito. Siyempre, kapag ima-market mo to, sasabihin ko 30,000 mAh. Which is totoo pa rin naman. Pero kung technical ka, so, siyempre, 15,000 talaga siya, pero higher voltage. Yan. Yan. Tapos ngayon, ispot natin para maging series. Ispot. I mean, i-ano natin. Tama, spot weld nga pala. So, ayan. Tapos na ang ating battery pack. O, di ba? Tapos na ang ating board, ready. Battery pack, ready. Ngayon, yung ating case naman. Ang ating ire-ready, mga ka-DIY. So, para sa ating case, ito nga pala ay HC
981 from Alexan. So Alexan ko to binibili, mga ka-DIY. Kung legit ka na electronics enthusiast, so alam mo yung Alexan. So suki tayo ni Alexan. So saktong-sakto yung 12 pieces dito tsaka yung board, ayan o, oh, diba? Kasi kaya naging 12 pieces yan, kasi nag-adjust tayo sa case, mga ka-DIY. Ngayon may markings na yan, bubutasan ko na lang yan. Siyempre, alam na alam ko na itong gawin kasi matagal ko na itong binibenta. O, ayan o. Oh. Shoutout nga pala kay Mrs. Naririnig nyo, nagpapak sa background. So, order lang kayo sa Shopee namin, mga ka-DIY. Ay, order lang kayo sa Shopee namin, mga ka-DIY. Si Mrs. ang bahala sa order nyo. O, diba? Hinding-hindi kayo papabayaan yan. Meron pala kaming Lazada. Bago lang, mga ka-DIY, kasi alam nyo naman sa Shopee, ang daming problema ngayon, lalo nung nagpasko. Pero ayun, nag-Lazada na rin kami, mga ka-DIY. Follow nyo na lang kami. Lagay ko yung link sa video description. So ayan, ganyan lang kadali. Meron lang tayong input, output. Tapos ito yung LED indicator natin. So ganyang butas lang. So next, ilagay naman natin yung ating female. Hindi pala pantay masyado, no? Pero okay lang yan. Mahirap talaga pag naka-video. Tapos yung female connector natin, yung size 5.5 by 2.1. Gamitin natin yung bago kong patungan. Sayang naman, no? Diba? Diba? Legit na electronics tayo, may patungan tayo, silicone na hindi nasusunog. Dati, ano lang tayo eh, ano yun, mousepad. Nag-i-improve. So, ayan, ganyan lang ngayon, hinanga natin. Ito yung output, input. So, kapag gagawin mo tong UPS na to, tatlong part. Case, battery pack, and then yung board. So, ayan. Ngayon, nandito na tayo sa tinatawag kong marriage. So, marriage na to, mag-aasawa na sila. Pag ito, binuo mo na, wala nang hiwala yan, ha? Yun, dapat ganun. Natawanan ako. Ayan, oh. Swak yan, mga ka-DIY. Kasi nga, praktisado na to, oh, diba? Oh, ha? Marriage, para sa isa't isa talaga sila, tinadhana na yan eh. Yan. Ngayon, ikakabit na natin yung input wires. So, negative yung mahaba. Tapos yung maiksi, itong maiksi, yan yung positive. Marami kasing nagtatanong yan. Alin daw ba yung positive at negative nitong female connector na to? Yung mahaba po ang negative, yung maiksi ang positive. Ngayon, kailangan natin itong baliin kasi hindi siya kakasya kapag hindi mo binali. Yan. Para magkasya yung ating battery. Eh, hindi naman baliin. Itutupi lang. Parang ibe-bend lang natin. Tapos yung wire, i-align lang. So, ayan. Meron ka lang lalabas na tatlong wire dito, which is terminal natin sa battery. Ngayon, sa battery, lagyan na rin natin ng solder. Negative, positive, at saka yung gitna. So, ayun, di ba? So, negative, yung black. Tapos, itong kabilang dulo, tatlo lang kasi yan, yung B positive. Ayan. Tapos, yung nakalagay na BM, yun yung gitna. So, ito yung gitna. O, di ba? So, ganyan lang siya kadali i-assemble, mga ka-DIY. Lagyan ko lang dito ng pandikit para hindi siya gagalaw. Tingnan nyo naman, pulubi na yung double-sided ko, sinisimot ko na lang. Pero meron tayong bago dyan, di ko palang ginagamit. Sayang eh, mahal kasi to. Original na 3M double-sided, mga ka-DIY. Isang rollo, 400. Ah, wala na, nakadikit na talaga. So, ayan o, ito yung sinasabi kong legit na 3M. So, ayan o. So, 400 ata bili ko dito. Dati kasi glue yung ginagamit ko, kaso
si JNT, syempre, ang galing. Hindi naman tayo nagre-reklamo sa mga courier. Nag-comment lang tayo. Binabato kasi nila yung mga product. So, normal sa kanila yon. Kaya tayo na lang yung mag-a-adjust, mga seller. Dapat, improve na lang natin yung quality ng ating product. So, nung gumamit ako ng double-sided na heavy duty, nabawasan naman yung problema. So, ayan. Tsaka, itong case kasi na to, suwak naman siya, so hindi talaga siya gagalaw, oh. Yan, ganyan lang siya. Ngayon, igugulo ko rin dito para hindi talaga gagalaw yung battery. Tapos igugulo ko rin ito para hindi rin gagalaw yung ating connector. So, yung pasabog natin mga ka-DIY, mamimigay po tayo ng O2 Project Power Bank at saka DIY Pinoy Power Bank. Ito, oh, di ba? DIY Pinoy Power Bank na to. Oh, shout out kay Kid DIY. Mamimigay tayo ng tatlong DIY Pinoy Power Bank, isang O2 Power Bank. So, salamat O2 Philippines. May pinadala po sila para ipamigay sa inyo. So, ayan. Tapos, meron pa tayong isang ipapamigay, which is ito, from Goju Dokyu. So, napakabait po niyang si Goju Dokyu sa Shopee. I-follow niyo po siya. Baka may kailangan kayo. Nagpadala po sila ng Nagpadala po sila ng Bluetooth speaker. So, ipapamigay din natin to mga ka-DIY. Ang ganda nito eh. Pwede kasi siyang stereo. Ayan, no? Kapag may dalawa ka, automatic, pwede mo silang pagkonektahin. So, sa cellphone mo, dalawang Bluetooth speaker yung nakakonect, naka-stereo mode. So, ang galing nun, di ba, Goju Dokyu? So, maraming salamat, Goju Dokyu. Nagpadala kayo nito, so ipapamigay natin yung isa. O, di ba? Limang price yon mga ka-DIY. Tatlong DIY Pinoy Power Bank, 20,000 mAh each to. Gamit ko nga yung battery na to sa loob niyan mga ka-DIY. At saka isang speaker, Bluetooth speaker from Goju Dokyu. So maraming salamat. At saka yung ating power bank from O2 Project Philippines, Thunder Black. So maraming salamat po sa mga nag-sponsor kay Goju Dokyu at kay O2 Philippines power bank. So paano ba sumali mamaya? I-announce natin. Tapusin muna natin yung ating UPS. So, ayan, nag-glue na natin yan. Takpan na natin. So, ganyan lang siya. Para sarahan siya, 4 screw lang naman to, mga ka-DIY. Subukan natin sa charging, mga ka-DIY. So, meron ditong 12 volts, 2 amps. Isaksak natin. Ngayon sa charging, magcha-charge yan, red yan mga ka-DIY. So charging tayo mga ka-DIY pag naka-red. Ngayon test natin kung meron siyang output. So output, syempre dapat 12 volts. So ayan, 12.3. So 'di ba, working kagad, walang kapalya-palya. Subukan natin ngayon sa router. Actual setup, paano 'to gagamitin sa bahay. So yung adapter ng inyong router, 'di ba, usually naka-connect to sa router. Ngayon, i-connect mo muna sa iyong UPS na Jumbo 30,000 mAh. Sa ibang router, umabot nga ito ng 16 hours, mahigit pa. So, depende kasi sa actual consumption. Kapag mababa yung consumption, mas matagal mo talaga siya magagamit. Tapos, meron tayong male connector, male to male. Yan, isisaksak natin sa output. Tapos, papunta sa ating router. O, diba? Mabubuhay na siya mga ka-DIY. For example, nagkaroon ng power outage. Yay! Nagkaroon ng power outage, i-disconnect natin yung ating adapter. So, o, diba? O, patay na yan. Pero, buhay pa rin ang ating router. O, diba? Connect ulit natin. Simulate ulit natin. Hintay natin mabuhay totally yung router. Hindi pa tapos eh. So, ayan, o. Nakikita nyo, nagbo-broadcast na yung router. Halimbawa, nagkaroon ng power outage, tanggalin natin to. Op. O, di ba? Hindi na interrupt ang ating router, buhay pa rin. So ganyan gumagana ang ating 12 volts UPS.
So hindi lang to pwede sa router eh, pwede rin to sa biometrics, basta 12 volts, pwede rin sa CCTV na 12 volts mga ka-DIY, o diba? Napaka-astig talaga ng UPS na to, pwede kang mag-internet. Ano bang importance ng 12 volts UPS talaga para sa router? Ayun po mga ka-DIY, kahit brownout, sabihin natin may bagyo, may power outage, tuloy-tuloy nyo pa rin magagamit yung router. Basta yung ISP nyo is meron naman silang backup power, so meron pa rin internet, mabubuhay pa rin yung inyong router at hindi mamamatay. Continuous nyo siya magagamit. Yun po ang purpose ng ating 12 volt UPS jumbo version. So jumbo siya kasi 30,000 mAh. Tapos tumatagal ng more than 14 hours depende sa router. Balik tayo sa ating giveaway. Paano nyo mapapanalunan ang speaker ni Gojo Dokyo, auto power bank ni Auto Project Philippines at DIY Pinoy Power Bank. So paano ba? Madali lang mga ka-DIY. Sa video na to, comment lang kayo down below ng personal message nyo para sa amin. O diba, astig. Personal message talaga, babasahin po namin yan. At saka, advice ko lang pala, pwede kayong gumamit ng multiple accounts para multiple comments, more chances of winning. Huwag lang isang account na sobrang daming comment. One account, one comment. So kung merong account si Tito, si Tita, si Bunso at si Ate, si Kuya, lahat sila pag-commenten mo mga ka-DIY. So personal message lang naman for DIY Pinoy. Anong message nyo kay DIY Pinoy for 2023? DIY Pinoy pa rin ba? So ayun mga ka-DIY. Tama ba? So DIY Pinoy pa rin ba tayo mga ka-DIY? Diba? Huwag kayo magsasawa kay DIY Pinoy. Hindi kami magsasama, mag-giveaway din sa inyo mga ka-DIY. So, ayun lang para sa video na to. Please don't forget nga pala to like, share. Ay, may nalimutan pala tayo. Shout out muna tayo mga ka-DIY. So, konti lang naman to. From Shopee muna yung isa shout out natin. So, shout out sa ating mga Suki Shopee buyer kay Sir Larry Santiago, John Boy Aban Adonato, Martian, kay Larry Carlo Benitez, kay Sir Jerome Onyes. So shout out sa inyo. Maraming salamat sa pagbili sa aming Shopee products. So magpapasalamat po kami sa inyo kasi sinusuportahan nyo po yung aming small business. So maraming salamat mga ka-DIY. Yun lang para sa video na to. And Happy New Year. Belated Merry Christmas. And ano pa ba? Happy Three Kings. Ano pa? Happy Chinese New Year. Happy Valentine. So advance ha, umadvance kami ngayon. So ayun lang, sana manalo kayo sa ating giveaway. So limang winners, limang power bank, ay apat na power bank at isang speaker from Gojo Dokyo Philippines. So maraming salamat Gojo Dokyo and O2 power bank. So 'di ba buhay pa rin? Maraming salamat DIY Pinoy. Gumagana pa rin ang aming router. Salamat.